Hindi na naman natuloy, mga kababayan, yung naosog rally sa Tacloban. Galit na naman po yung mga DDS. At saka, si dating Pangulong Maudig, nag-open letter po. Ayan po, mga kababayan, yung open letter. An open letter to the people of Tacloban and the Philippines. Naglabas na lang ng sama ng loob. Bakit niya, Mr. Marabillas, ano ang sabi? Ginigipit daw sila. Weather lang po yan. Sabi nga po ni dating Pangulong Era Pinoy. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, panat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Estrada, galit na galit po yung mga organizers. Kasi daw, yung binyo, mga kababayan, yung Freedom Park na pagdadaosan sana nila ng murali. ang tawag ng iba, murali, murahan na rally. May mga nakapark na naman po na mga dambuhalang trucks. At saka yung hotel, kung saan po sila tumuloy, nawala ng kuryente. Nag-run out sa lugar nila. At yung advice daw ng hotel, mga 2 days anya, tamang-tama sa stay nila po. So, kailangan nilang umalis kasi, siyempre, ang init po. Ngayon, ang isa pa nilang problema po, pati yung panahon, hindi man nakisama. Biglang dumating, mga kababayan, yung bagyong si Aghon po. Canceled yung mga ano, canceled yung flights, tigil yung mga biyahe. Nagita ninyo? Pati yung ano po, hindi nakikiayon po sa inyo, pati yung panahon. Kasi, alam ng Diyos kasi, mga kababayan, na ang intensyon nito, mga taong ito, manggulo, destabilization. Tama ba? O ngayon, before ko sa inyong i-share, mga kababayan, at pag-usapan natin itong open letter po ni Maudix para sa mga taga-Tacloban at sa buong Pilipinas, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept pa booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0906-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Mga bagong clients po. Very colorful po yung aming gym. Napakalinis, napakaganda. Pati po mga foreigners, mga British tourists po siya dito sa amin. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipments. May treadmill na rin po kami. Yan yung mga colossal boys namin. Di ba? Mga macho men ng Colossal Fitness Gym. Ang gagwapo nila, mga kababayan, parang mga ano, K-pop. Di ba? Ito naman po yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum, galing pong South Korea. Whitening po siya, tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur. For inquiries, punta lang po kayo sa kanyang FB, Messenger, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito, mga kababayan, sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasoan.
Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Iniman po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos, Adya Mr. Maravillas. O balikan natin yung kwento natin. O, yan po si Placido, isa sa mga organizers po ng Naosog Rally po sa Tacloban. Nanggagalaiti sila po kasi hindi na naman natuloy. Anong matuloy po na masama yung panahon? Ang reklamo nila, yung dati, nire-restrict daw sila, ginigipit, at isa pang reklamo nila, walang pumapaton sa kanila daw na mga national television. Hindi man po interesado, nagko-cover lang sa kanila yung SMNI at yung mga DDS vloggers. Yung ibang mga DDS vloggers po, hindi na rin nakarating. Siyempre, canceled yung flights. Canceled yung biyahe po. E masama yung panahon po. Pakinggan natin yung sinasabi mga kababayan ni Placido. Tayo ng napakaraming sundalo. Kukuha pa ba tayo ng mga kagamitan pandigma? Samantalang yung mga kababayan natin, idinadaan na lang sa kanta. Siyempre, kailangan i-secure yung area. Baka may magsamantala. Tulad noong panahon ng tatay ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nagkaroon ng bombahan, kaya na-declare po yung martial law. Yung mga bombings pala po na isinisisi sa administrasyong Marcos Senior, kagagawa ng kalaban ng Marcos. Isinisi po. Dulad ng Plaza Miranda bombing, sila-sila man lang pala, may nagsamantala para gatungan yung gulo. Ialam na po ng ating administrasyon ngayon yung mga strategy. Kaya ang ginagawa po, preemptive actions. Ang intention po, destabilization. Hindi man nila tinatago yung intention. Gusto nilang lusobi na yung Palasyo Malacanang. Kaya sila nag-iikot sa buong Pilipinas, mga kababayan, para mangampanya, mag-gather ng support sa kanilang destabilization efforts. Ang ambisyon nila, iloklok si Inday bilang kapalit ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na patapusin yung ating Pangulo. Gustong itulad kay ERAP. Ayaan ba kayo niyan ng ating gobyerno? Yan ang inangalngal mga kababayan itong leader nilang si Placido. Tuloy natin yung sinasabi niya. Nangakong 20 pesos na bigas. Naghanap ng 20 pesos na bigas pa? Ang ginagawa nila puro superficial . No, katulad nung may sinasabi, pababain ng 30 pesos. Pero yan o hindi pang matagalan yan. Bakit po ano nangyayari? Tumulong kasi kayo sa pagbungkal ng lupa. Ang ginagawa ninyo, panggugulo. Yung tatay ninyo, si Maudigs, hindi nga 20 pesos yung promise, 7 pesos per kilo. Bakit hindi kayo, hindi ninyo inahanapan? Yan siya, Official Gazette. Rodrigo Roa, Duterte III State of the Nation Address, July 23, 2018. Ayan po. We're also working on long-term solutions on top of this agenda to lower the price of rice. We need to switch from the current quota system in importing rice to tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers. Reduce price of rice by up to 7 pesos per kilo and lower inflation significantly. I ask Congress to prioritize this crucial reform which I have certified as urgent today. Kaya walang maniwala sa inyo. Sinasabi ninyong imposible yung aspirations ng ating Pangulong Bongbong Marcos to lower the price of rice to 20 pesos. Iniinsulto ninyo. Pakanta-kanta pa kayo during the rally ng 20 pesos na bugas. Kung nasaan na yung 20 pesos na bugas, ba't hindi ninyo hanapin kay Maudigs kung nasaan yung promise niya noong 2018 sa Zona? Yan State of the Nation Address of Rodrigo Roa Duterte, President of the Philippines, to the Congress of the Philippines, delivered at the session hall
of the House of Representatives, Batasang Pambansa Complex, Quezon City, July 23, 2018. Para, iscroll ko, para alam ng ating mga mamamayang Filipino na, ayan o, mas matindi yung promise sa SUNA mismo ginawa ni Maudig, 7 pesos per kilo. Ayan o, 7 pesos per kilo. Natapos yung ano, natapos yung 6 years term ni Maudig, natupad. Di ba hindi? O ngayon, magto 2 years pa lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos. May 29 pesos na. Malapit na sa 20 pesos. Galit kayo, gusto ninyong palitan at iluklok si Inday. Kaya walang maniwala sa inyo po. Kasi yung mga akusasyon ninyo po, yung mga issue ninyo, walang base. Si Maudig, yung rinerase niyang issue, yung extension daw ng term of office ng mga local officials, pati ng presidente, yung chacha. Wala man pong ganon. In your imagination lang, ituloy natin yung mga balubagi po, mga baseless accusations nitong mga organizers ng nausog. Ang nangyayari po, ang ating mga lupain na talagang design po yan sa sakahan, no? Hindi ho nagagamit. Lahat po ng mga umuupo ngayon, mga tumatakbong politiko, kaya nga... Hindi mo nakita doon sa Mindanao, yung mga pinamigay na mga titulo at mga gamit sa pagsasaka ng mga beneficiaries ng Comprehensive Agrarian Reform Program, pati yung utang sa bangko, hindi na siningil ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pinamigay yung lupa ng libre. Wala kayong statement. Kaya tuwang-tuwa yung mga tao doon, no? Ayan. Ano yung pinapakita nila? Yung mga certificate of land titles po. Di ba? Tanong natin, nagawa ito ni Maudig ng tatay ninyo? Di ba hindi? Lad lang EGK-EGK. Tukang-tukang. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang pagbibigay ng mahigit 4,900 Certificate of Land Ownership Award at i-title sa Agrarian Reform Beneficiaries mula sa Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay sa seremonya sa Tibulog City ngayong Mayo 24, na mahagi rin ang pamahalaan ng mga pang-agrikulturang kagamitan na bahagi ng mga proyekto ng gobyerno para mapataas ang supply ng iba't ibang agricultural products. Ayan ang totoong rally po. PBBM rallies key agencies to back faster distribution of lands to Sambo farmers. Kayo, destabilization rally ang ginagawa ninyo. Piniperwisyon ninyo yung gobyerno ng tatrabaho at totoong naglilingkod sa ating mga mamamayang Filipino at may respeto sa human rights. Yan po yung ating Pangulo. Kandakuba po sa pagtatrabaho. Kaya mahal na mahal siya ng ating mga mamamayang Filipino. Yan ang totoong tagapaglingkod. Yan sabi ng ating Pangulo, PBBM, Farmers Welfare, a priority in Bagong Pilipinas. President Marcos Jr. assured the well-being of farmers is given priority under Bagong Pilipinas. Sa Bagong Pilipinas, anya, uunahin natin ang kapakanan ng mga magsasaka at papalayain natin sila sa sistemang nagpapairap ng kanilang kalagayan. The President said at the ceremonial distribution of electronic titles and certificates of land ownership awards or CLOAS sa Coronadal City. Yan ang utos ng ating Pangulo. PBBM Todar, lead job to fast track land distribution for farmers. Pakinggan natin yung sinasabi ng Pangulo. Hindi ako magsasagawang paglingkuran kayo. Hindi ako magsasawang paglingkuran kayo at maghatid ng iba't iba pang mga serbisyo para sa taong bayan, lalo na sa mga diba? Ito kasama ang kawani ng Department of Agrarian Reform upang isakatuparan ang matagal nang pinapangarap ng ating mga magsasaka. Ngayong araw, mamamahagi po tayo ng mahigit 4,900 titulo para sa ating mga agrarian reform beneficiaries mula sa Zamboanga del Norte, sa Zamboanga del Sur at sa Zamboanga Sibugay. Ang mga titulong ito
Ang mga titulong ito ay sumasaklaw sa mahigit 7,000 hektarya ng lupang pagsasakahan. Grabe po. Ngayon pong pagmamayari na ninyo ang mga lupaing ito, nawa ay mas lalo pa ninyong mapagyaman ang inyong mga sakahan. At upang masiguro na mas magiging produktibo ang pag-aaring ito, nagbibigay din kami ng ilang makinarya at kagamitan na nagkakahalaga ng mahigit 15,000,000 piso. Matindi po. Napapaloob po ito sa 30 taksang proyekto nagawa ni Maudix, di ba hindi? Sustainable Livelihood Project para sa rice and vegetable production, yung major crop block farming, ang chicken egg production at iba pa. Ang lahat na ito ay naglalayong gawing mas lasagana ang inyong mga sakahan. Mapagaan ang inyong paghahanap buhay at mapabuti ang antas ng pamumuhay ninyo at ng inyong mga pamilya. Mula yan ang pagsusumikap ng ating Pangulo. Nakapagpina tayo ng mahigit 8,300 na titulo na sumasaklaw sa mahigit 12,000 hektarya ng lupain dito sa inyong region. Palalawigin pa natin ito, hindi lamang dito sa Zamboanga, kung hindi maging sa iba pang sulok ng bansa upang mas marami na benepisyaryo ang makinabang dito. Umaasa po ako na ang mga titulo o CLOA at tulong na aming pinagkakaloob ay magsisilbing inspirasyon sa inyong at sa paggaganap ninyo ng mahalagang tungkulin sa pagsiguro ng supply ng pagkain para sa ating mga kababayan. Ito rin po, sana ay maghimok sa inyong mga anak at sa kanila pang magiging anak na ipagpatuloy ang marangal na propesyon na pagsasaka dahil sila po ang pag-asa ng sunod na henerasyon. Para po sa kalaman ng lahat, higit sa mga report na natatanggap ko sa aking opisina, mas gusto ko na makita ko talaga ng personal ang bunga ng ating mga plano, inisyatiba at proyekto. Gusto kong masaksihan mismo ang tamang pagpapatupad ng ating mga kagawaran at lokal na pamahalaan ng mga programa ng gobyerno. Kaya nag-iikot siya mismo. At makasiguro na napapakinabangan ito ng ating mga kababayan. Yan po talaga ang hangarin at dalangin ko para sa bawat pamilyang Pilipino. Ang magkaroon ng produktibo, maginhawa at mapayapang pamumuhay. Makakamit po natin ito kung tayong lahat ay magtulungan at pinagbubuklod ng isang layunin. Kaya naman po ay pinapaabot ko rin ang aking taus-pusong pagkilala sa pagsisikap ng mga ahensya ng gobyerno na walang humpay na paglilingkod sa ating sambayanan. Sa ating mga DAR, na palagay ko yung mga kalihim ninyo hindi natutulog, masalo pa kayong sigurong hindi natutulog, hindi na rin kumakain dahil naghahabol talaga kami. At ang instruction ko sa kanila, dapat matapos natin yung labis sa 1,000,000 na titulo na maibigay natin bago ako matapos ng termino ko. Sa ating mga So, ang target po, more than 1 million titles before na magtapos siya ng term sa 2028. Sa Land Mark Services ng DNR at sa Land Bank of the Philippines at maging sa ating mga opisyal ng iba't ibang lokal na pamahalaan dito sa Zamboanga, tuloy lang po tayo sa pagkilos at sa pagtutulungan. Kasabay ng aking pasasalamat sa inyo, ay ang muling pagbibigay ng direktiba na higit pang pabilisin ang proseso ng pamimigay ng titulo at serbisyo sa ating mga benepisyaryo. Sa ating Agrarian Reform Program, wakasan natin ang kahirapan ng ating mga magsasaka laban sa banta ng pagkagutom, laban sa pagkabaon sa utang at laban sa kahirapan. Mga kababayan, patatagin po natin lalo ang ating pagkakaisa upang makamit natin ang mas mapayapa at maunlad na lipunan sa ilalim ng isang bagong Pilipinas.
abot kamay na po ang ating mga pangarap. Huwag po tayong susuko sa pag-usad ng sama-sama natin salubungin ang mas maliwanag na bukas para sa lahat. Muli, binabati ko ang lahat ng ating mga benepisyaryo. Maraming salamat at mabuhay kayo lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. So, makikita ninyo, lahat ng isyu na dinadala nitong nausog, walang base po, aka-aka lang nila, mga akusasyon nila, gawa-gawa lang po, bungang isip nila po, mga kababayan, tawag dito sa amin, balubagi, pasala-sala. Para lang may magamit na isyu laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos at maiupo si Inday. Yan ang kanilang objective po. Hindi na makapagintay, naglalaway sila po. Ituloy natin yung sinasabi nito ni Placido. Takot sila pag sinabi sa kanila nung nasa itaas, pigilan nyo ang maisog. Otherwise, kakasuhan namin kayo. Eh talagang takot na takot sila. Lahat gagawin nila para hindi ho tayo matuloy. Kaya si Hudang magkaroon... Sino man matakot sa inyo? Tama? Nasa poder yung ating administrasyon. Paano matakot sa inyo? Tama? Yung mga local officials, hindi kayo paintulutan kasi alam na nila yung inyong intention is to destabilize. Tama? Ayaw lang ng mga local officials madamay. Kasi ang mandato ng mga local officials is to preserve and maintain order in their locality. So pananagutan nila pag may nangyaring kaguluhan sa kanilang lugar. Tama? Ang dala ninyo, gulo. Kaya ang ginagawa po, piniprevent na kayo na makagawa ng mga hakbang. Eh, tulad nung ginawa ninyo sa Tagum City, nananawagan si Alvarez ng withdrawal ng military. O ngayon, di ba na-censure siya ng Congress? Dapat nga expulsion. Pero nakisama pa rin sa kanya yung mga members ng Congress. Censure na lang munaan niya. Pag inulit pa niya ni Alvarez, kailangan tanggalin na siya. O di mag-rebelde na siya para klarado na siyang kalaban ng gobyerno. Tama? Yung mga rebelde nga po, sumurrender na sa gobyerno, nakisama na po MNLF, MILF. Pagkatapos kayo, dating Pangulo, in supporter kayo ng dating Pangulo, kayo na naman yung nanggugulo. Hindi na kayo makapagintay eh. So ito yung open letter ni Maudigs. So sabi dyan, I am writing this open letter to the people of Tacloban in the light of recent events that have brought inconvenience, discomfort, and disruption in their lives. This is for all those whose flights have been canceled, travel to the city have been restricted, normal activities disrupted by unscheduled power interruption and obstruction in the use of the Remedios Trinidad Romualdez Plaza. Unang-una, bakit yun ipapagamit? Romualdez yun? Tama? Inaalipusta ninyo yung mga Marcos Romualdez tapos ipagamit sa inyo yung plaza? Ano ba? Sabihin ninyo, hindi man yun personal na pera yung pinagawa. Iisa inyo ba? Personal din ninyo yon. Public yon. Sabihin ninyo, party kayo ng public. Party nga kayo ng public. Kayo yung party ng public na nanggugulo. Iyong kabuang public po, the whole Filipino nations, 31 million plus, gusto yung ating Pangulong Bongbong Marcos na makapaglingkod ng mapayapa. Tapos ginugulo ninyo, iyan niya Mr. Maravillas, yung boto ni Inday, 32 million. Yung 31 million yon, Marcos supporters, yung excess lang po, yon ang Duterte. So majority rule po. Inasa minority po kayo eh. Kaya hindi kayo magkapag-invite ng maraming tao kasi inis na sa inyo. Saka yung cancellation ng flights dahil yon sa bagyong si Aghon. Halangan man paintulutan yung flights para madisgrasya. Pasalamat nga kayo, kinansel, para sa safety ninyo. E kung may ma-aksidente, may mamatay, nakita ninyong turbulence lang doon sa Singapore. Singapore Airlines po, may isang namatay. Walang bagyo yon. So sabi niya mga kababayan dito sa sulat, all these places and activities have one thing in common. The Maisog Rally scheduled on May 25, 2024. As part of the Marcos administration's policy of stifling peaceful dissent,
They are doing everything to prevent this rally from happening. Siyempre po, kasi alam ng Marcos administration, destabilization rally yan. Tama, ayaan kayo na destabilize. May utos na nga yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa military, kaya umiikot siya. Pues, destabilization na plot niya. Yan ang sabi niya sa mga sa Armed Forces of the Philippines. Gusto ninyo, ayaan kayong manggulo. Ba't kayo ayaan na manggulo? Kahit kayo din na nasa gobyerno, ganun din yung gagawin ninyo. This is not anya the first time they succeeded in preventing the rally in Bulacan province. First in Malolo City and then in the town of Bustos. They failed to do that in Davao City, Cebu City, Tagum, Davao del Norte, and Dumaguete City. Innocent government workers were either relieved or suspended as collateral damage to these rallies, including Davao del Norte Governor Edwin Hubahib and Cebu City Mayor Michael Rama. The message is clear. Unless you do your part in thwarting these rallies, you pay dearly for it. Siyempre po, at saka yung mga sinasabi ninyong local officials, governor, mayor, may mga kaso man talaga yon. At saka, bakit kasi kailangan pa ninyong mag-ikot sa buong Pilipinas? Di araw-araw kayo mag-rally sa Cebu o sa Davao City? Araw-araw, 24 hours kayo mag-rally tapos naka-livestream. Anong problema ninyo? Doon, libre kayo kasi ang mayor si Baste. Di man kailangan ninyo mag-ikot ng mag-ikot para manawagan at ipalabas ninyo yung grievances ninyo, di ba? Ang gusto ninyo, naghahanap pa kayo ng damay. Dinadamay ninyo yung ibang mga local officials. Yung mga local officials, ayaw man makidamay sa inyo. Lalo sa Tacloban, teritoryo ng mga Romualdez yan. Tapos makikisama sa panggugulo ninyo. Ano yan? Tama? Masyado kayong abusado, masyado kayong entitled, feeling ninyo, kayo lang yung may karapatan. Wala bang karapatan yung gobyerno na ipatupad yung batas at yung mga local officials, i-preserve yung peace and order? Malinaw na pwede ninyong gawin ng expression ng inyong grievances. Sa SMNI, gamitin niyo yung SMNI. Araw-araw ninyong banatan yung administrasyon ni President Bongbong. Yun ang ginagawa ninyo. Hindi pa kayo makontento. Gusto pa ninyo lumabas. Sabi ninyo, freedom of expression. Malinaw na na-express naman ninyo yung inyong saloobin. Pagkatapos, sabi ni Placido, wala daw mag-cover sa kanila na national television. Hindi man interesado sa inyo. So gusto pa ninyong diktahan yung mga mainstream media na i-cover kayo. Ang mainstream media po, kasi ako, galing ako sa mainstream media, kinukover nila yung mga events na gusto nilang i-cover. Depende kung sa tingin nila, based sa kanilang evaluation po, makakatulong sa pagodlad ng bansa at saka kung interesado yung mga viewers nila. Yun ang kinukover nila. Kasi ba't ka magkukover ng isang kwento na wala mang interesado? O kung may interesado man, imbis makatulong, makasira pa. Tama? So hindi nila yun i-cover. Tulad ninyo, sa tingin ng mainstream media, hindi kailangan, hindi man makatulong, paggugulo lang kayo. So hindi nila bibigyan kayo ng airtime. Hindi man sila kumbinsido sa kausa na inyong pong ipinaglalaban. Kasi balubagi nga, gawa-gawa lang, pasala-sala. Sabi dyan, if only I would be the only one who will be made to suffer, I would not hesitate to stop getting the message across to the people of Tacloban and the rest of the country. All you know that is not the case. Among other things, the economy will worsen, the peace and order situation will further deteriorate, and a war that does not concern us will break out anytime. Yung economy daw will worsen. Kasi po, hindi man kayo tumutulong, hindi na kayo nakatulong, namimirwisyo pa kayo. Yung peace and order daw magdi-deteriorate, kayo yung nakaka-contribute sa
pag-deteriorate ng peace in order? Nanggagatong kayo ng gulo? Gusto na inyong gatungan yung armed forces na mag-aklas? Ikong maniwala yung armed forces sa inyo, o di ba nagka-civil war tayo rito? Baliktad yung mga pinagsasabi ninyo. Tapos yung sinasabi ninyong gira, yung sa China, hindi kami naniniwala kasi propaganda yan, pananakot ng China para hindi na tayo gumalaw habang gusto nilang kamkamin yung ating exclusive economic zone. Huwag kami maudigs. Kaya nga pinapaimbestiga yung secret deal mo. Kasi yun ang rason kung bakit na-emboldened yung China. Bawal yung pinasok ninyong kasunduan. Sinubo ninyo yung soberenya ng ating bansa. Sabi diyan, worse, the success of the plot to amend the constitution to lift the term limits of the one sitting in Malacanang will ensure not only perpetuation of power of one family, but the rape of democracy that this administration has unleashed on the nation. Wala man pong ganon, mga kababayan, iyong mga senador, inupuan yung tsatsa. Economic tsatsa lang nga yun, mga kababayan. Walang politika. Kung may gustong political amendment po, kaalyado niya si Robin Padilla. You see, nang ikodita po yung Senate Presidency, tinanggal yung Senate Presidency, Mig Sobiri, ang bumoto po para sa kudita, majority, kaalyado niya. Kaalyado po ni Maudigs, pati si Chis Escudero po. So walang katotohanan, baseless po yung mga pinagsasabi nila. Si Bato kasama sa pumirma, tapos iyak-iyak siya, kasama pala siya sa nagkudita kay Mig Sobiri. Niyakap-yakap pa yung asawa. Siyak si ano po, si Migs. So walang base po itong mga pinagsasabi ni Maudigs. That I cannot allow to happen. I will continue to speak even if my own life is at stake. I do not like the way oppressed Filipinos are being treated now. They are oppressed and have no one to turn to. Ang nag-oppress sa atin, yung China, na naninindigan, tumatayo, nakikipaglaban ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, what about si Maudigs po? Tumayo? Di ba bumahag yung buntot? Yung buti pa, yung mga participants doon sa atin ito, regatta sa West Philippine Sea, kahit maraming kababayan doon, natuloy po sila at hindi natakot. Si Maudigs, kumusta yung jet ski? Di ba? Sabihin niya, bruhahaman lang anya yon pang politika. hindi man nga anya ako marunong lumangoy. Tapos sasabihin niya, kaya niyang itaya yung buhay niya. Hindi nang maniwala. Sinabi nga lang ni Xi Jinping sa kanya, will be in trouble anya. You'll be in trouble. Bumag na yung buntot, tapos sasabihin mo, kaya mong itaya yung buhay mo. Kailan? Mas matapang pa yung mga members ng Akbaya na mga kababaihan. I was city mayor for 22 years and president for 6 years, but I never prevented anyone from exercising his or her right to peacefully assemble. Freedom of expression is very important and even more. So, now, when there is no transparency, accountability, peace and security in our country. Based sa records po ng mga militant groups, more than 4,000 incidents of restrictions, suppression ng peaceful assembly ang natamasa nila sa 6 years na pag-upo nyo bilang Pangulo. Yan ang sabi ng mga makabayan. It is a sad day anya for Philippine democracy. On second thought, this is a challenge for us to prove that we deserve democracy and the rights that come with it. As someone once said, they have rights. Who dare defend them? It is in defense of those rights that we speak and continue to speak up until those who seek to deprive us of them will get the message that we will not allow them to do so. Once again, my apologies not only for indirectly being the cause of all the inconveniences heaped upon all of you by the forces of darkness that threaten not only our rights to express our grievances,
but the very existence of our nation. Baliktad talaga niya, Mr. Maravillas, yung tawag sa administrasyon ni President Bongbong Marcos, Forces of Darkness. Ikayo itong may kaso sa ICC dahil sa libo-libong namatay sa EGK-EGK. Iniimbestiga na nga ngayon ng Kongreso. Baliktad eh. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, wala mang ganyang records po at wala kang marinig na masasamang salita mula sa kanyang bibig. Eh kayo itong mura ng mura at nanggugulo. Tapos, pati nga simbahan, pinagmumura ninyo, pati yung Santo Papa. Tapos, ang tawag ninyo sa administrasyong Bongbong, Forces of Darkness. Sinong maniwala sa inyo niyan? Kalyado ninyo, spiritual advisor ninyo, Pugante, si Pacquiao. Pinaganap ng batas. I apologize in advance for more of this because we will not be cowed into submission until we are allowed to freely speak once again. Again, my apologies to the people of Tacloban and the entire Filipino nation for whatever inconvenience, difficulty, and even suffering this may cause them. At the end of the day, it is not my own benefit, but for every Filipino citizen. Rodrigo Duterte, you know. Wala man pirma. Nerelease nila mga kababayan, wala mang pirma. Sa bagay niya, Mr. Maravillas, yung sa Bustos nga, sa Bulacan, na hindi natuloy. Nagpa-presscon si Maudigs, patawag ng presscon kasi hindi nga natuloy. Tapos, siya yung wala. Takbuhan yung ganyang mga vloggers po para mag-cover. Pagdating doon po, nandun si Placido at yung mga kasama, pati si Badoy, yun ang nandun. Yung nagpatawag ng presscon, si Maudigs, absent, inindian po. Ang tawag dyan po, gamitan. Ginagamit lang niya yung mga gonggong niyang mga supporters. Pinapaikot lang po. Siya, masarap yung buhay niya. Tapos yung mga napaniwala niya po, ayun, ang sakripisyo, grabe. Yung mga organizers nila, grabe ang sakripisyo. For what? For nothing, mga kababayan. Ikaw magkagulo pa, sila yung mauna dyan. Tapos yung kanilang leader po, safe. Ganyan lang po, mga kababayan, dito ang politika sa Pilipinas. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.